Hi everyone, our topic for today is abortion or abortion. Please open our Bible to Genesis chapter 9 verse 6. It's Genesis chapter 9 verse 6. I'll show you. Kita na ba? I hope kita. Okay. Yes, you must execute anyone who murders another person. For to kill a person is to kill a living being made in God's image. Yan. So, sinasabi na, oo, kailangan mong paslangin ang sino mang nakapatay. Dahil ang pagpatay ay pagpaslang sa isang buhay na nilalang na sa imahe ng Diyos. Yan. So, malinaw ba? I hope malinaw at nakuha yung ating verse. Okay. So, let's proceed to the main topic. So, the Bible makes it clear that murder, killing another person, is a sin. Nilinaw ng Biblia na ang pagpatay isang bilang tao ay isang kasalanan. One of God's 10 commandments is that the prohibition of murder, no? Prohibition against murder. Nakasulat yan sa Exodus chapter 20 verse 13, no? Na do not murder, which is our sixth commandment, ika-anim na utos. Ang isa sa sampung utos ng Diyos ay ang pagbabawal sa pagpatay. Yan. So, is there any reason ba na kailangan nating pumaslang ng tao o makapatay? Diba? Meron bang dahilan para tayo makapaslang ng isang tao? Yan ang tanong ng marami. So, kaya nga ang topic natin is adultery or do not murder, 'di ba? Ay sorry, adultery tuloy. Erase. Ang topic natin is abortion. Yan. So, bakit nga ba ang topic natin abortion? Kasi ito yung pagkukumit mo ng pagkitil sa isang buhay ng isang tao. In the abortion debate, the issue becomes, is the unborn child really is a person yet? If the unborn child is a person, then aborting that child becomes murder. So sabi nga sa debate, no, sa debate sa abortion, ang issue ay ang tao ba na talaga ang hindi pa isinisilang na bata? Tao na ba talaga ang hindi pa isinisilang na bata? Kung ang hindi pa isinisilang na bata ay isang tao, kung gayon, ang pagpapalaglag sa batang iyon ay nagiging pagpatay. No? Murder na yun. Kasi bakit? Siyempre, nabuo na siya eh. So, buhay na siya. Diba? So, nakapasok na yung kumbaga yung egg cell, napasok na nung sperm cell. Yan, sa science. No? So, kung nakapasok na yun, magkukultivate na yun, magkakaroon na sila ng mabubuo na siya. So, pag nabuo na siya, anong mangyayari? Magkakaroon na rin siya eventually magkakaroon siya ng heartbeat. Makikita mo yan sa embryotic stage. Maliit na maliit lang siya, tapos parang may heartbeat na sobrang liit pa lang, no? So, yun. At ang nangyayari, nagiging dahan-dahan siya, nagiging mukhang tao, no? Nagiging yung itsura niya, meron na siyang may head na siya, may body, makikita mo, tapos nagpo-form na rin yung mga arms and legs eventually. So, it means it's a living being na create na ni God. So, pag ganon, ibig sabihin, tao na siya, di ba? Buhay na siya, 'di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na hindi dugo pa lang 'yan o ano pa lang 'yan. So hindi pa pwede pa kung pwede pa 'yan ipalaglag kasi sa Biblia dapat mukha na talaga siyang parang tao, no? Hindi basta humihinga na siya, nabuo siya, 'di ba? Ano na 'yan? Living being na 'yan. Isang buhay na tao na 'yan, no? Isang buhay na nilalang na 'yan. So kailangan hindi mo kitilin ang buhay niya, no? So, ano ba ang mga reasons natin bakit ginagawa natin yung pagkitil sa isang buhay ng isang tao? Maaring hindi ka pa ready, di ba? Wala pa akong trabaho eh, hindi pa ako handa magka-baby. Oh, estudyante pa lang po ako eh, hindi pa nga ako nakakapag tapos. Pero
andito na to, so hindi pa po ako handa, no? Ano pa yung mga reasons? Di pa na kaya ng partner ko, hindi pa namin kaya ng asawa ko o ng partner ko na bumuhay ng isang bata kasi marami na kaming anak, di ba? Ano-ano pa ba yung mga reasons? Ito pa nga lang yung anak namin, hirap na kami, magdadagdag pa kami ng isa pa, so hindi na kaya, no? Pero alam mo ba, yung bata na yan, kaya nandyan yan sa sinapupunan mo ngayon, is kasi na-create nyo yan. May it be a loving, harmonious relationship nyo with each other, kaya nabuo yan, or na-disgrasya ka lang, di ba? Nalasing po ako, hindi ko po alam ginagawa ko, or ano pa ba, hindi po namin sinasadya, 'di ba? Maraming dahilan, no. Pero since nandiyan na nga 'yan, I'm hoping na 'wag nating gawin yung pagpapa-abort dun sa bata. 'Wag po natin 'to ipalaglag, lalo na po na wala po siyang kalaban-laban, no. And besides, ano 'yan eh, kung talagang ninais ng Diyos na nandiyan 'yan, di nandiyan na 'yan, 'di ba? Malay mo, marami ka palang kaibigan, kamag-anak, 'di ba? O pinsan, o relatives mo na gustong-gusto palang magkaanak, o lahat ng anak pala nila, malalaki na, wala na palang bata, so gusto pa nilang magkaroon ng aalagaan. Tapos, ikaw na hindi mo na, parang pinagpapawalang bahala mo lang yan. Sila na paari mong pagbigyan ng bata na yan, i-donate mo, diba? Mamahalin pala ng gusto yung anak mo. Yung sa tipong hindi natin kaya ibigay, hindi mo kayang ibigay. So yun, kung sinadya man, ginusto mo o hindi, pero nandiyan na yan, siguro try na lang natin maging mas makatao, no. Wag nating ilagay paghahatol sa bata sa kamay natin. Ihayaan natin yan sa Diyos, no. So murder carries such grave consequences because it ends a human life that still holds so much potential. And it puts authority over human life into our hands rather than leaving it into God. Yan. So yun nga sabi ko, no? Ang pagpatay ay nagdadala ng gayong malubhang kahihinatnan dahil tinatapos nito ang buhay ng isang tao na mayroon pa ring napakaraming potential. At inilalagay nito ang ating mga kamay, sa ating mga kamay, ang otoridad sa buhay ng isang tao. Sa halip na iwanan ito sa kamay ng Diyos. Yan. Yun ang sinasabi ko, no? Huwag nating tayo yung gagawa ng paraan para ano, no? Like, ano ba naman yung mga paraan na pwede nating magawa, no? Bilang nagdadalang tao ng bata niya, no? Ano ba, papagurin ko yung sarili ko. Mag-exercise ako ng gusto, or magsusumba ako, or maglalaba ako. Pagurin ko na sarili yung sarili ko ng gusto para malaglag yung bata na to. Which is mali din yun, no? Kasi alam mo, in your conscience, di ba? Sa konsensya, alam mo na may ginagawa kang mali para mangyari yun sa batang yun, no? Ano pa ba? Inuman mo ng mga gamot, no? Gamot na nakakapagpalaglag, no? So, yan. Or pupunta ka sa, ano ba yun? Sa mga simbahan, no? Tapos bibili ka ng pampalaglag na yan, no? So, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, kasalanan po yan. The thought na pumasok yan sa isip nyo is kasalanan na yan. Lalo na po pag ginawa natin. Kahit na po ipilit ng partner nyo, ng asawa nyo, na gawin yun. Huwag po natin susundin. Kasi pag sinunod nyo po, nakapas lang na po kayo ng isang tao. Nakapatay na po kayo. Diba? Nasuway nyo na po yung ika-anim na utos ng Diyos. Diba? Na do not murder. Huwag tayong pumatay. No? So, yan. So, Kay, I hope di mo ituloy kung ano man yung iniisip nyo, mga agam-agam nyo, yung problema nyo, kung kaya nyo ba o hindi, subukan nyo lang na erase yung child, buhayin nyo, no? Kung hindi talaga, ibigay nyo sa iba, paglabas, ibigay nyo sa, na tingin nyo nararapat na kaya mag-alaga ng bata, kaysa naman sa ganyan po, na
na basta nyo lang papatayin. No? And besides, pag ininuman niya yan ng kung ano-anong gamot, nagpakapagod ka, di ba? Yung bata, maring lalabas siya, di ba? Pag hindi siya nahulog, di ba? Malay nyo, sabihin nyo, ang lakas ng kapit, eh, hindi nalaglag, eh, parang na. Malay nyo, nabuhay siya. Pero nabuhay siya, ano? May depresya ang kamay niya. Bawas yung mga daliri niya kasi nasunog sa gamot nyo na ininom nyo. Wala siyang mga maayos na tenga or paa, hindi maganda, hindi maayos ang paa niya o bawas din yung mga daliri. So, mantakin nyo. Yung bata na yun, every time makita mo, may guilt ka, no? Na dapat kasi hindi ko nainuman yung gamot na binigay sa akin, di ba? Dapat kasi hindi ko ginawa yun. Dapat kasi hindi ako nag-exercise. Dapat kasi hindi ko pinagod yung sarili ko ng gusto. So, nasa huli yung pagsisisi. Huwag natin hayaan na dumating yung time na yun na pagsisisihan mo na sana pala maayos yung anak ko, hindi putol yung mga kamay. May kaibigan kasi ako, eh, ano, bawas yung mga daliri niya. No? Kaibigan ko nung high school. Sabi kasi, ano, pero alam mo yun, iba-iba eh. Iba-ibang reason, no? Pero I think na, ano, na probably nainuman siya ng gamot. Kaya ganun din yung mga kamay, mga daliri niya. No? So I hope na hindi yung mangyari sa inyo. I hope and pray talaga na huwag niyo pong kunin yung buhay ng bata na yan. At huwag niyo pong isipin na bata lang yan, wala pa siyang magagawa. No? Hindi laging ganun na porket tayo malakas tayo yung magdi-decide. And besides, baka ikapahamak mo pa yan. Diba? Baka ikaw yung mapano pagka trinay mo ipalaglag yung bata. Hindi naman kasi laging dahil yung ginagawa mo, tingin mo yung bata lang. Pero may times po na yung magulang po yung napapahamak. No? So, ingatan din po natin yung ano, sarili natin, yung kalusugan natin. Huwag po natin hayaan na mangyari sa atin yung mga bagay na hindi dapat nangyayari. No? So, hindi ko na po ito patatagalin. I hope and pray talaga na hindi nyo po gawin yon. And let's pray po, no? So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love you have kept me from the pit of destruction. You put all my sins behind your back, Lord. Please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who has the power to heal except you. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every sick and weary heart. Sundan niyo po ako, ah, Ama. Mingi po ako ng tawad sa lahat ng mali kong nagawa. Sa lahat ng kasalanan ko, pumasok po kayo sa aking puso, gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So sa lahat po nakasunod sa ating dasal, sa ating panalangin, maraming salamat po. At sana po, lagi po kayong makasunod sa ating channel na to. At tatry ko po magbigay ng insight every now and then. Although I'm not every day na nakakapag-vlog, pero I'll do my best po na makapag-impart sa inyo ng konting mga ano verses, Bible verses and short clips ng mga discussions natin. Ayan po. So sa tingin niyo po sa mga kaibigan niyo, sa mga nangangailangan po nitong video na to, pakipasa po para ma-share natin sa kanila to at hindi nila gawin yung mga bagay na alam nilang magkakasala sila sa ating Panginoon. And I hope talaga na mag-pray kayo kung naguguluhan kayo sa sitwasyon nyo. Pray lang kayo at bibigyan tayo ng peace of mind ni Papa God sa lahat po ng mga agam-agam natin sa ating buhay. Huwag po natin kakalimutan na hindi porket hindi na natin kayang buhay yung family.
yung dagdag na batang yan, eh hindi na rin kaya. Hindi nyo lalong kakayanin. Lagi nyo tandaan, ang Diyos ang ating great provider. He will provide para sa mga gasusin para sa bata na yan. Oo, alam ko, mahal ang diaper, mahal ang gatas. Pero kailangan po nating ano, mag-sacrifice po, di ba? Pag ano, ngayon na kailangan nila tayo, bigyan natin sila ng sustansya sa kanilang katawan na maliliit pa, masyadong bata pa, no? Dahil pagdating din man ng araw, pag ikaw naman tumanda, yan, sa mga anak naman, since bata pa kayo, yung parents nyo, trainayin nila talaga yung best para mabuhay kayo lahat. Kahit kano pa kayo karami. Kasi kami, ang dami namin eh. So, ang hirap pag pumapasok sa school, lahat kayo mag-e-enroll, ang laki ng tuition, ang pagkain, ang baon, no? Tapos, ngayon na yung mga magulang naman po, yung may edad na at matatanda na, sana po, wag naman po natin silang kalimutan. Hindi naman porket na mahina na sila, hahayaan na lang natin sila. Kailangan din po nila tayo, yung mga magulang natin. Kailangan po nila tayo talaga. Lalo na pong ang mga katawan nila medyo humihina na, medyo nagkakaedad na, di ba? So, kahit na pong ano pang attitude ang ipakita ng magulang natin sa atin, pilitin po natin na mahalin pa rin po sila. Maling yung may pinagdadaanan lang po sila, karamdaman, sakit, may mahapdi o masakit sa kanila, na kailangan matugunan ng pansin o mabigyan ng ano, ng medication, no? O dasalan po, no? Para gumaling po sila sa kanilang mga karamdaman. So, lagi natin intindihin yung mga magulang natin. And parents, sana naman po, huwag nyo naman pong abusuhin yung mga anak nyo. Kung nakikita nyo naman na pinipilit po nila yung best nila para makatulong sa inyo, huwag nyo naman pong pagkasobrahan. Baka maglayas yan at hindi niya makayanan. Iwanan kayo. So, lalo kang mahirapan dahil wala kayong magiging kasama sa buhay. Wala kayong magiging katuwang o sa pag inyong, sa pag ano, sa pagtanda nyo, di ba? Lalo na kung hindi na kayo kumpleto, wala na si tatay o si nanay, di ba? Ikaw na lang pala. So ikaw na lang aasikasuhin na anak mo. So try niyo po na ano, live peacefully sa bahay niyo, no? Tapos always po magdasal para ano, may peace and harmony sa bahay niyo. Yan. Tapos, love one another and take care of each other. Yan po. Hindi po, kahit mahina na sila, mami, daddy, iiwanan na lang po natin. Try our best to take care of them. Yan. Kasi nung maliit tayo, ginawa din nila yung pinaka-best nila para tayo mabuhay ng maayos. So, yun lang po. Di ko na patatagalin kasi ang hahaba po yung video. So, till our next video. Ciao!